Okay, so good morning, mga idol. So today, meron tayong home service. Pupuntahan po natin yung mayari. Tumawag siya sa akin noong isang araw. Tapos ang problema daw ng CRTV daw ipapagawa niya ay may raster siya pero nawawala. Tapos nag-blue at may trace line na lang. So yun, i-confirm pa yun natin. Pagpunta natin doon kung ano yung talagang trouble niya. So pupuntahan natin siya. So, mababa nga tayo doon sa motorsiklo tapos nilalakad na lang natin kasi madulas. You know, pwede pasukin to ng motor pero sa ngayon malakas ang ulan kagabi. Yan, madulas. So nilalakad na lang natin. So itong bahay na to, dito tayo. Ay gagawin tayo dito. Kakahingal din. Okay, so ito na siya mga idol na slim flat. Testing natin. Gumagana naman siya pero minsan mag-retrace lang siya. Okay, so ito na siya mga idol, mag voltage check po tayo. Voltage check tayo, so sa B plus. Sa 200 volts o 180 volts may 185. So ayan po yung problema niya, naka-blow na lang siya, walang raster. So yan ang pinaka-problem niya dito. May mga retrace line siya. Ito yung pinaka-problema niya. Ito yung positive 15. Positive 15. Meron 17 volts. Tapos yung negative, ito yung negative. Yan, negative 16. So meron siya. Ang next natin gagawin, dito tayo sa CRT circuit. Dito tayo sa blue. Ay 177 volts. 177 volts sa blue. Tapos sa red 177. Tapos sa green 178. Sa green. So dito sa
Ito yung color drive IC niya. Isaysay natin, check lang yung voltage dyan. Okay, number 1. So, sa pin number 1 ng IC. May 1.3. Tapos, pin number 2. Ito yung input ng green. 1.3, pin number 3, ito kulay blue, mas color blue po ito, 1.3, tapos percentage sa 9 output, 9 is red, output ng red, 177, tapos terminal 8, 177 pa rin, terminal 7, 178. So may mga output itong may output naman pero wala siyang video. Check natin yung vertical IC, yung output Range times 10 EC. Ayan. Meron naman. So ayan. May deflection. So, i-check natin yung frequency ng kung nag-oscillate ba siya. Ito sa base. So, okay siya. So, nag-oscillate siya. Okay, so, since yung mga voltages niya, mga idol, ay kompleto. Dito, kompleto rin. Tapos, yung mga solder niya ay intact pa rin. Tapos, yung B+, okay lang. Tapos, nag-oscillate siya. Dito, yung frequency niya. Nakabasa tayo ng 15 point. Basta pag nag-oscillate siya, magka-reading tayo ng mga 15.73 sa normal. Pero ito parang may difference siya. Pero okay lang din yun. Tapos itong vertical niya, gumagana rin. Marin natin yan sa EC. Yung kanina sa analog na multi-tester. Problema siya sa video. Okay, so ayan. Okay na siya mga idol. May master na siya. So, ito ang pinalitan ko. Yung color drive IC. So ito dito yan. Kasi nung naalala nyo kanina, nag high voltage ito, umabot siya ng 177 volts sa blue, sa green at saka sa red. Dapat nasa 148 lang ito. Ayan, okay na siya.
baklang natin yung kahan niya, tapos piste natin. So akala ko natapos na ako nung binalik ko na yung makaber ng TV, pero yun pala walang sound nung linagyan ko na siya ng audio video signal galing sa cable box. So nagbacklash na naman ako ulit, tapos tiningnan ko yung speaker kasi sino ba magakalang nasisira yung dalawang speaker niya. So ginawan ko na lang ng paraan, ni-repair ko na lang yung isa kasi yung isa hindi na siya pwedeng ma-repair yung isa. Yung isa na lang. Kailan na mo hanggang kukuwi? Kaya for each wash, siguruhin pagdaw ni Antibac. Hanggang ang 99% ng virus at protektado ba sa bacteria. Para sa damit na stays down and fresh. And keeps fighting bacteria habang suot. Magdaw ni Antibac lagi. Okay, so pauwi na tayo mga idol. Natapos na natin yung ginawa natin. Pero meron pa silang marami ipapagawa sana. Kaso shortage sila sa pera. So next time na lang balik tayo dito ulit. Okay mga idol, so nakauwi na po tayo. Dito na po tayo sa bahay. Galing na po tayong nag home service doon sa Samsung TV na slim flat. So ito ang problema niya. Ayan. So dapat kasi mayroon kang data nito. So ito nandito na po ito sa notebook ko. Meron ako mga data sa mga IC dito. So ito yung TDA6107GF. So yan yung pin configuration niya. So ayan, start ka dito papunta dito hanggang 9, ayan. 1 2 3 hanggang 9. Tapos yung pin number 1 sa red color yan. So ayan, makita nyo may voltage siya. Dito rin. Oh, tapos ground yung pang-apat. Then itong pang-5, ito yung SE ang nakasulat doon. Itong pin na ito galing ito sa jungle IC. Oh, parang may signal na papasok din ito dito. So yan, may 6.5 volts siya dito, pero depende po ito sa unit. Hindi po na porque 2.4 tapos bumababa yung reading mo naging 1.8 na lang. So yun ang pagbasihan mo, nasira na pala ito. So hindi, may ano po yan, may konting difference bawat unit. So yung sa ano, yung sa ginawa nating Samsung slim flat, ang na-read natin dito ay to 1.3 volts, di ba? Pero nandito 2.4. so tapos dito naman, so nakikita nyo, hindi lang po ako nag-react nung during nung nag voltage check tayo, hindi lang po ako nag-react sa mga voltage rating na na-read natin doon, kung yung mga nakuha nating mga voltages niya, kasi gusto ko lang ma-emphasize na kung ano yung mga ma-read nating mga voltages doon. So doon yung mga dito papunta sa RGB na pins nag 177 na po dito. O, pero dapat ito ang na-read, ito 147, pero ang na-reading natin doon ay 149. So pwede lang ulit lang, basta magkalapit lang sila, hindi lang masyadong malayo. Kasi yung tinisting natin yung color drive IC doon, umabot siya ng 177. So medyo mataas siya kumpara mo dito. So ayan, oh. Ito positive supply sa ano ito. Ito yung pinaka positive niya. Tapos may ground. So yan lang.